So ayan guys, welcome back sa aking YouTube channel. Nakita niyo yung last tutorial ko ay kung paano kumuha ng OEC. Ayan, na-guide ko kayo sa last na video ko yung paano kumuha ng OEC. At this time guys, meron akong appointment, nakakuha ko ng appointment. At yung nakuha kong appointment dati ay sa Isabela nakabase. Pero, pinalitan ko. Pwede kasing palitan yon. So, pwede mong nandito ako ngayon sa Hong Kong. So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung appointment ko dito sa Hong Kong. So, ito ngayong appointment ko. Pero, sa Angsad, kasi pumila pa ako ng matagal. Pero, hindi kasalanan ng Philippine Consulate ito, kundi mistake ko rin kasi hindi ko alam na ganito yung mangyayari sa akin sa araw na ito. So, sasabihin ko sa inyo yung ibang dahilan bakit hindi kayo makakakuha ng OEC even though kahit na meron kayong mga appointment. So, doon kanina meron mga kapangalan, ganyan, kahit naka-appointment ka, meron kang ganito appointment letter na ganito. Pag may kapangalan ka, medyo mahirapan ka sa pagkuha ng OEC mo. So, yung isa rin kanina na dahilan kung bakit hindi siya nakakuha, yung kanyang kontrata ay hindi rin verified, no? Wala pa, kailangan kasi pagka OFW ka dito sa Hong Kong, kailangan talagang ma-verified yung iyong kontrata. Ayan, papakita ko sa inyo yung verification ng kontrata para hindi kayo pabalik-balik guys. Yan kailangan guys, yung ganito, meron kayong verified ang iyong mga kontrata. So ayan, yung sa akin naman kasi kanina, ayun, nagpila pa nga ako ng may appointment ako ng alas 4. So pagdating ko doon bago mag 4, pagtingin ko sa pila medyo mahaba. So akala ko pagdating mo doon pag may appointment ka ay dire-diretso, diba? Hindi pala. So, kung kayo po may mga appointment ng mga 4 o'clock, ganyan, mas agahan yung pumunta kasi pila. Pipila ka pa po. So, talagang tiyagaan ngayon, ayan, yung mga ngayong araw na to ay talagang day off naman ng mga taga-Philippine Consulate, pero talagang nag-e-effort naman sila para makatulong sila sa atin. So, ganun nga nang nangyari. Hindi kasalanan nga ito ng Philippine Consulate, kundi kasalanan ko rin. Hindi ko rin alam kasi first time ko rin ulit kumuha ng ganitong OEC, no? Kasi dati, mga agency lang yung nag-process para lang makakuha ka ng OEC mo. Pero ngayon, pwede kasing online, di ba? Meron tayong e-registration. Yan nga, meron akong tutorial kung paano mag-register. Ayan, panoorin nyo lang po kung di nyo po napapanood. And, kahit pa meron kang e-registration, meron kang slot, kung ang iyong account ay multiple. So, ano ibig sabihin ng multiple? Kumbaga, meron kang dating OEC, no? Yung BM Online, ayan, meron ka dating naka-register ka na dati. So, ang nangyari doon sa akin kasi, so, na-trace nila na dalawa yung OEC ko. Dalawa yung account na naka-register. So, hindi pa. Tapos, dito sa Hong Kong, hindi ka makakuha pag multiple account ka. So, ang mangyayari niyan, bibigyan ka, ang ginawa sa akin ng officer kanina ay sabi niya, hindi ka makakuha dito kasi wala daw silang authorization na tanggalin yung isang account na nandoon. So, ang mangyayari sa akin ngayon ay pupunta ako kung saan malapit POA sa amin at papatanggal ko yung isa, saka lang ako mabibigyan ng OEC. So, ganun guys yung ibang dahilan. Yung iba kasi, akala nila, ang hirap-hirap naman kumuha. Madali lang po kumuha pag same employer. Pag change employer kasi kailangan pumunta sa mismong POEA. So, ganun guys yung mangyayari. Sana nakatulong ulit ang video nito sa inyo. Ayan, be aware po tayo na sana isa lang yung account natin para hindi tayo pabalik-balik. Ayan, no? Nagpipila ka ng matagal tapos wala ka rin mapapala. So, ganun nga. At least, nalaman ko kung ano yung gagawin ko sa Pilipinas. So, ganun nga guys. Maraming salamat sa mga nanood sa aking mga video. Thank you so much. God bless and goodbye. Bye-bye.